po sa lahat. Nandito na naman po ako. Pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako nakagawa ng video. Dahil po busy po ako lagi. Bago po ang lahat, syempre kakain muna ako dito. Ang sarap ng ulam ko ay paborito ko. Habang yung dalawa kong pong anak ay kumain din at nagkwekwentuhan po sila. Sama ang kuya at ate nila at syempre ang aking sugar daddy. Wow! Kain po tayo. Thank you Lord sa pagkain at sa lahat ng blessing na binigay niyo po sa amin. Ang sarap ng ulam ko talaga dito mga guys. Ganito po ako kumain pag nasa bahay po ako. Hindi po ako maarting tao. Simpleng tao lang po ako at sanay sa hirap ng buhay. Dahil laking probinsya po ako. Kaya ganito kami kumain nagkakamay. Pero yung mga anak ko ay nagkukutsara po sila kasi dito po sila lumaki sa Manila. Ako lang po at yung asawa ko ang nagkakamay lagi pag kumakain sa bahay. Pero pag nasa labas po kami, syempre po, nakakahiya naman kung magkamay ka doon sa Jollibee. Oh no! Habang kumakain po ako, ikwentuhan ko po kayo sa aking karanasan nung nasa probinsya pa po ako. Kasi doon po ako lumaki. Malaki po talaga ang kaibahan dito sa Manila at sa province or probinsya namin. Kasi doon po sa probinsya namin ay mga fresco po nga gulay ang lagi naming kinakain. Dito naman po sa Manila ay hindi na masyadong fresco. Maliban lang po kung may lupa kayo dito at pwede nyo pong pagtaniman ng gulay. Talagang fresco po ang gulay na makakain nyo. Kasi masarap talaga mga guys pag kapipitas lang po ng gulay or lutuin po agad. Masarap talaga yun, manamis-tamis ang sabaw. At kung masipag naman po magtanim-tanim kagaya ko. Kasi ako mga guys, wala kami lupain dito sa Manila pero marami po akong tanim nga nakalagay sa paso sa aming terrace. Kaya lang po, yung masilan nga tanim, kagaya po ng kangkong, ay mahirap po ito patubuin. Kaya bumili po ako dito sa labas. Dahil po ay magluto na naman po ako dito ng aming tanghalian, sinigang na hipon. Ang paborito ng mga anak ko. Doon sa probinsya ang pampaasim namin ay sampalo pero dito powder na po ang nabibili. Kasi wala po akong nakitang asampalok dito. Kaya nilagay ko na po ang hipon. Ito pala ang sampurado namin kanina. Itabi ko muna to dito. At syempre kakain na naman po ako sa akin niluluto na hipon. At may kasamang tuyo. Kain po tayo mga guys. Ang sarap nito. Tapos ang sarap ng sabaw ng hipon. At pagkatapos ko naman kumain, magluto na naman po ako. Ang ginulayang isda. Pasensya na po kayo mga guys. Mahilig talaga kami sa mga may sabaw ngayon. At dahil po, hindi na masyadong presko ang ating isda, kaya prinito ko muna bago ko po ihalo sa gulay. Itong gulay ay halo-halo, may okra, may sitaw, may kalabasa. At nilagyan ko po ng tanglad at syempre hindi mawawala ang paksiw. Ito talaga yung paborito ko at sa kay sugar daddy. At lutong-luto na pala ang aking kanin nga sobrang puti. Pero mura lang po yan mga guys. Nugasan ko lang mabuti kaya ganyan po ang kulay niya. At malambot siya nga bigas. At ito pala mga guys ang aming kapaligiran. Dahil po 4 o'clock na naman ng hapon, kailangan ko na pong mamili ng aming ulam. Lalakad lang ako ng konti dito po sa tabing karsada po ang bilihan po namin. At malinis naman po ito kasi konti lang ang dumadaan niya mga sasakyan kaya hindi masyadong naalikabukan ang paninda. Kaya dito po kami laging nabili ng isda. Lahat po kami, pati mga kapitbahay namin. Ito po lang nabili kong isda. Tulingan po ito mga guys. Bala ko po itong ihawin. Ito na po ang naihaw ko na isda. Masarap po ito. Kasi lagi ko pong natitikman to sa province namin. Kasi doon po sa probinsya namin ay marami pong naglalako na ganitong isda. Naalala ko nung maliliit po kami, mahilig kami nito. At sa isang piraso nga isda,
ay tatlo po kami maghati-hati. Kasi po siyam po kami magkakapatid. At yung trabaho ng tatay ko ay magsasaka lang po. At ang nanay ko ay nasa bahay. At nagtatanim din po ang nanay ko ng mga kamote or mga gulay sa paligid ng bahay namin. Ang kasipagan ng nanay ko naman ako din. Kaya dito sa aming tahanan, munting tahanan sa Manila, kahit wala po kaming lupain, hindi po hadlang yun kasi marami pong pasok na binibenta. Kaya yun pong tinataniman ko at bumili na lang po ako ng mga lupa. Para sa akin, hindi talaga hadlang kung masipag kayo magtanim-tanim. Kahit maliit lang po ang space, pwede pa rin po kayong makatanim. Lalo na siguro pag nasa province po ako nakatira. Kasi doon po sa province ay marami po kayo talagang mataniman. Kaya lang po hindi po pwede nga sa probinsya po ako at dito po yung mag-ama ko. Kasi po yung sugar daddy ko ay natrabaho. Yung mga anak naman po namin ay mahirap po pag walang nag-aalaga. Kaya ako po ang nag-aasikaso sa kanila tuwing papasok po sila sa school. Lalo na si Baby GR at si Kuya Rickson. Yung dalawa kong anak na maliliit. Pero yung kuya atin nila ay malalaki na sila. Kahit hindi ko na po asikasuhin, kaya na po nila ang sarili nila. Kagaya po ngayon, nagsusundo na naman po ako ng aking anak. At dito po kami natambay mga guys, habang hinintay ko pa po yung isa kong anak na lalabas. Maganda talaga dito, ayon si Baby GR, nagduyan-duyan po siya sa palaruan. Maganda talaga dito, mahangin. Dahil po maraming puno ang nakatanim dito. Maganda talaga sa kalikasan ang mga kahoy at puno. Dahil po kung may puno, malamig po ang kapaligiran. Yun talaga ang gusto ko dito tuwing magsusundo ako sa aking mga anak. Parang makarelax ka po pag ganito ang makikita nyo sa kapaligiran. Pasisyahan nyo na po ang boses ko mga guys. Nabubulol na naman po ako. Napaka nice talaga dito. Naalala ko na naman yung province namin. Sa probinsya din po namin, mga ganito po yung mga makikita niyo, mga kahoy. At may mga niyoga din po. May mga tanim po sa paligid. Ito po yun o nakapaso. At pag uwi namin ay nadatnan ko si Sugar Daddy na nagluluto. Ito po yung lulutuin niya mga guys. Oh my God! God. Ang sarap po ng lulutuin niya. Woo! Wow! Sarsyadong isda or kinamatisan na isda. Gusto din po ito ng mga anak ko. Thank you, Sugar Daddy. Maasahan ka talaga. Pero minsan lang po yan magluluto. Pag gusto lang po niya nga magluto. Intindihan ko naman po siya kasi busy po siya lagi. Ito pala yung niloto ko kahapon, na gulay lang nalang ang natira. Sinigang po itong hapon. Pero sayang naman po ang gulay kung itatapon, pwede pa po itong kainin. At luto na naman ang aming kanin. Hindi lang yung sinain ko mga guys kasi marami pong kaning lamig. Masarap po ito i-partner sa Sarsyado nga isda. Kainan na naman po tayo. Thank you Lord.